syempre may kasama siyang manual. Basahin ko muna, guys. Yun na siya, guys. So, una, tanggalin natin to. Para matanggal natin to. Ayan. Ayan. Tapos, itong handle, nilalagay natin. Pasara natin po nito. Ayun. Then, sunod natin ilalagay ito. Attachment. Para makapag-vacuum na sa hand. Ayan, try na natin. Maganda nito, madali nang makapag-vacuum sa ilalim ng kama. Tagal ko lang gustong bumili nito. So, ayan, meron na tayong vacuum. Hi guys, welcome back to our channel. So, meron akong mga naunang nilagay na clips, yung na video ko nung mga nakarang linggo pa nung in-unbox namin yung aming Deerma na vacuum. Ayan. Malinis to, guys. Ayan. So, tinry namin siya ng 2 weeks para matest kung okay naman siya. And so far, so good naman. So, gagawin natin today, ko-compare natin yung mga claims nila sa Shopee page nila sa kayo experience namin while using this vacuum. So, meron ako dito ang ilang points. 1, 2, 3, 4, 5. Nilista ko yung 5 points na pwede nating i-mention today. So, yung una is strong suction. So, it's a yes. Isang ganun pa lang nung vacuum na kuha na agad yung mga dust sa sahig, sa mga crevices, sa mga corners. Nung sa hagdanan namin na ang hirap linisin. Kasi di ba pag hagdan, mahirap siyang walisin kasi ang daming corners. And so, pangalawang claim nila is low noise. So, dito medyo hindi siya totoo kasi talagang malakas yung motor ng vacuum. Which okay din naman kasi kapag malakas yung motor, ibig sabihin malakas yung kanyang suction power. Maingay talaga yung vacuum kaya yung mga video kanina, lahat sila naka-mute yung mismong clip. Nilagyan ko na lang ng music para hindi masakit sa tenga. Ang importante lang kapag magba-vacuum kayo, dapat lahat ng tao sa bahay gising na. Saka huwag kayong mag-vacuum kapag madaling araw kasi maingay talaga siya. So, pangatlong claim niya, meron tatlong brush heads kayo makukuha. So, totoo naman yun. Yung una, tanggalin natin. Yan, madali lang tanggalin. Twist lang. Tapos, magre-release na siya. Hi, baby! Si Akki. Yung floor brush, ito yung pang swipe ng floor. Ito yung kapalit ng walis. Say hi! Hi! What did you eat? Bye-bye. Bye-bye. Ito yung lagi nakakabit sa vacuum kasi yun yung madalas namin gamit. So, yung pangalawa is yung flat brush. Ito. Yan. Ito effective siya kapag yung sa mga crevices saka sa mga corners. Kapag gusto nyo maglinis ng sofa, ito yung pwede nyo gamitin. Kasi pwede siyang pangkwalo sa mga singit-singit ng sofa. Ayan.
Yung pangatlong brush head na makukuha nyo is itong round, pero triangle siya, ano. Pero pagkakaiba niya sa dalawa, ito yung may mga bristles. Ayan. Ito, pang cortina, pang fabric, sa mga ibang parts ng sofa, pwede rin itong gamitin. So, pang-apat, washable filter material. So, natry na namin itong linisin. Nung unang gamit pa lang, nilinis din namin kasi ang daming nakuha na dust. So, pwede mo siyang ibabad sa batsa na may sabon, o pwede mo rin siyang ihos o itapat sa gripo sa garahe para malinis yung filter. Tapos, pwede rin siyang patuyuin sa araw. So, pang lima, wet and dry dual use. So, pwede rin siyang pang vacuum kapag may natapon na tubig. Ipadaanan mo ng vacuum, tapos sa dry o sa mga dust, sa mga dumi, pwede siyang gamitin. Ang ganda nitong part na to, itong hook dito, saka itong hook dito, kasi sila siya ilalagyan na ng cord para hindi siya nakakalat. So, naka-roller lang dyan, o naka-pulupot lang dyan yung cord para hindi siya nakakalat. The baby! So, ang next nating agenda for today, papalit tayo ng cortina. Nakabili ako ng blackout curtain sa Home Deluxe sa Shopee. Ayan, makapal na to. Kasi ang problema namin sa kwarto kapag umaga, ang lakas ng sikat ng araw, kaya inilagay ni Papa yung cortina. Maganda sana yung cortina namin kasi ganda ng kulay. Yung paborito kong kulay. Kaya lang, hindi niya kaya yung sinag ng araw kapag umaga sa kapag tanghali. Ang init. My love, palit tayong cortina. Hindi mo, may sisingit sa'yo, my love. May sisingit. Siyempre, star yan eh. Aki, baby, paano kangaroo? Paano kangaroo? Dinosaur! Ayan na guys, yung aming bagong cortina. Naguguloy na ni Ate. Ayan, guguloy na niya. Paano kangaroo? Okay, say bye-bye. Ayan lang guys, ang vlog natin for today. Thank you for watching. And sa mga sunod na araw, mag-vlog ulit kami kasi mag-birthday naman si Ate. Bye guys! See you on our next vlog.